Ngayon mga paps, pag-uusapan natin radiator ng ating kotse. Ano nga ba yung possible na issue if ever na may problema na kayo sa radiator? And ano bang mas okay na gawin if ever na masiraan kayo ng radiator? Okay, so yun. I'm Kuya Shane pala, no? At kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe below para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. At kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. Okay, so yun. Ano nga ba yung mga sign na may problema na kayo sa radiator? Well, normally, ang sign yan is mag-overheat kayo. Okay, so yan na yung, yan na yung mangyayari. Pero, syempre, ano ba yung cause ng overheat? Pwedeng kayo ay natagasan na ng coolant, or pwede rin namang ito ay barado, or pwedeng butas. Okay, so yun. Isa sa mga possible issue dyan is yun, nagbabawas siya ng coolant. So, kumbaga, sabihin na natin, ang normal is, sabihin natin, after 5,000 kilometers, eh, babawas lang ng konting-konti, siguro mga, wala pang 1 inch eh, o siguro 1 cm lang yung binabawas. So, normal lang yon. Pero, halimbawa, tumakbo kayo ng mga, sabihin na natin, 500 kilometers, at bumawas ng mga 1 inch. Well, hindi yun yung normal, no? So, posibleng may tagas na kayo dyan. So, sa mga posibleng tagas yan, pwede yan, dyan. Yan. Normally, sa mga dugtungan, dyan nagkakaroon ng problema. So, minsan may makikita kayong sign dyan ng coolant. Kung may kulay yung coolant ninyo, mas madaling makikita. Okay? So, yan. And, kung sakali man, na ano, pwede rin dyan sa mga ganito, sa mga saksakan ng tubo, or pwede rin naman dito sa mismong radiator cap, no? So yan yung mga ano, so yan yung pwedeng makita ninyo, no? Kung butas man, o pwedeng dito rin, pero dito medyo mahirap makita eh. Pero makikita rin kung may mga sign ng kalawang or anything na medyo unusual yung kulay, pwedeng kakulay ng coolant ninyo, or parang may mga parang mga liquid, no? Yung parang yung parang tubig na natuyo. Okay, so yun yung isa sa mga ano. Then yun, pwede rin naman siyang barado. Yan. Normally, kaya nagkakaroon ng bara, eh, pag kinalabang yung loob. So, yan yung mga gumagamit ng mga tap water. Kasi, kung gusto nyo ma-maintain ng maayos yung inyong coolant, make sure na gumamit kayo, ma-maintain yung radiator, make sure na gumamit kayo ng tamang coolant sa kotse ninyo. Or, kung wala naman at emergency, pwede naman kayo gumamit ng distilled water para at least less yung contaminant na pumasok sa loob ng ating radiator o sa ating engine din, no? So, okay. So, isang question dyan is, replaceable ba? Or, I mean, ideal bang ipa-repair? Kung ako ang tatanungin, I highly recommend if masisiraan man kayo, especially sa mga plastic yung ibabaw, kung masisiraan kayo ng radiator, i-replace nyo na lang. Okay? Yun yung pinaka highly recommended, i-replace nyo siya. Huwag nyo siyang ipapa-repair. Kasi, okay, ganda yung nagiging problema. Pag-repair kasi yan, so normally, it's either hihinangan nila yan kung butas, or lilinisan naman nila yan kung barado. Ang issue dyan is yung plastic. Kasi ito, sabihin natin, through time, nagbibrittle yan. Okay, so sabihin na natin, sige, malinis, walang butas, pero baka naman yung plastic ninyo, like ito, for example ito, yan, naging brittle siya, nabasag. So, yan yung isang, yan yung posibleng problema dyan. Okay, so yun, isang question dyan. May mga nagtatanong din yan eh. Bakit nga ba plastic na yung ginagamit ng mga car manufacturer, no, sa kanilang radiator, na kung ikukumpara natin yung mga 90s, 80s na mga kotse, puro copper o puro bakal yung ginagamit. Okay. Siyempre, number one reason dyan is cost. Mas madaling i-manufacture itong plastic, no? Mas madaling gawin. And number two, instead, okay, halimbawa, during overheat, no? Instead na ang pumutok ay yung ating engine, ito talang yung puputok. Diba? So, mas mura. Diba? Kumbaga, kung mag high pressure man, ito yung mas madaling puputok o masisira. Kumbaga, before pa maapektuhan yung ating engine, yung ating radiator muna. Okay? So, yun mga paps, no? So, yun yung ano, no? So, by yun, kung gusto nyo i-maintain yung inyong radiator, make sure na gumamit ng tamang coolant. Ayun, yun, idea lang pala. Normally, bumibigay ang ating radiator after mga 100,000 kilometers naman. So, matagal naman to. Except, magkakaroon siya or mapapabayaan nyo siya. So, pwedeng pag-degrade or pwedeng nabutas siya.
like na accidentally nabangga yan, pwede bumigay yan, or pwede naman yun nga in this tap water lang ginagamit ninyo, maraming contaminant, kinalawang, and eventually nag-corrode siya dito or nag-corrode siya, so mabubutas yan. Okay, so yun yung mga posibleng problema dito sa radiator. Yun, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And yun, sa mga nanonood sa Facebook, click yung follow, and sa TikTok, yan, follow niyo rin ako. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.